Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, it's another tutorial or sharing my experience kung paano kumuha at mag-apply ng tinatawag nilang COP or Certificate of Proficiency. Before anything else, ano nga ba ang ibig sabihin ng COP or etong papel na to sa background ko? COP or Certificate of Proficiency, so lahat ng seafarers gaya ko na kumukuha ng mga safety trainings. Kapag natapos na namin yung training, yung mismong certificate na hawak namin, so hindi pa siya certified, so kailangan pa namin siya i-apply at kumuha nito. Ituturo ko na sa inyo kung paano mag-apply nito online. So ang gamit ko nga lang pala, as always, cellphone lang, pero pwede pa rin naman kayong gumamit ng laptop or any PC na gamit nyo sa bahay. And when you're ready, sa browser na gamit nyo, so ako phone lang, ayan, i-type nyo lang yung Marina mismo, so ilalagay ko siya dito sa screen. Ayan. So, kung bago pa lang kayo, pwede kayo mag-register. So, ito yung mismong kailangan yung fill-upan. Ayan. So, pagkakita nyo, ayan yung mismong account. Then, i-click nyo lang. Then, ayan yung mismong lalabas sa screen nyo. FYI guys, ang ipapakita ko sa inyo is yung in-apply ko na certificate or yung training, which is yung basic training na kinuha ko last month. So, ito is revalidation na lang. Magkaiba siya sa issuance kasi ang issuance is para dun sa mga bagong kukuha pa lang. And revalidation para sa amin na i-revalidate lang yung certificate namin. So, na-share ko lang sa inyo yon dahil prior to this application, mali yung gawa ko. Instead of revalidation, issuance talaga yung na-apply ko. So, nag-iintay lang pala ako sa wala dahil July 17 ko siya in-apply. And then, August 17 na, sabi ko dun sa friend ko, tinanong ko bakit ganon. And then, sabi nga niya na dapat revalidation instead of issuance. So, salamat kay Kathleen. Dahil siya na naman yung tumulong sa akin, kundi ang tagal na naman ang processing ko. Let's start, guys. So, isishare ko dito sa bandang screen ko yung video para masundan nyo. So, kagaya ko na may account na, i-click nyo lang yung mismong sign in. Ayan. Then, lalabas na yung account nyo. Then, click nyo lang yung arrow and check nyo. Ayan. So, ayan yung lalabas sa screen nyo. Ang unang gagawin nyo is pindutin nyo yung select transaction. Then, yung picture na parang papel sa may right-hand side. Ayan. So, revalidation para sa kagaya ko na may certificate na before. Then, ilagay nyo yung COP kung ano yung kinukuha nyo. And, yung function or yung training na i-apply nyo for COP, which is basic training ngayon sa akin. So, remember, issuance is para dun sa mga bagong kukuha pa lang na wala pang certificate before, and revalidation kagaya sa amin na second time na or may mga certificate na before. And then pwede rin kayo mag-apply ng iba pang certificate ng sabay-sabay, pindutin nyo lang yung add certification. Then kung tama na yan, mag-proceed na kayo and then yan yung lalabas. So for requirements completion, and then ayan yung mga requirements na kailangan nyong i-upload online. So from there, since for requirement completion na nga kayo, kung hindi pa ready yung mga ibang requirements nyo, pwede nyo naman i-log out and pwede kayong bumalik or balikan yung mismo application nyo kasi nakasave naman yan. And then kapag binalikan yung application nyo, nag-sign in uli kayo, all you need to do, hanapin nyo lang yung pangalang application and then makikita nyo na dun yung recent transaction nyo. One thing to remember kapag mag-a-attach kayo ng mga documents nyo, so lahat ng makikita nyo dyan na portion is hindi lahat yan is i-upload nyo. So, lahat lang na may asterisk, gaya ng Certificate of Seagoing Service, yung medical certificate, yung profile picture nyo na may white background and white polo shirt, and yung seaman's book. So, remember guys, lahat lang na may asterisk, hindi po lahat ng makikita nyo dyan na kailangan nyo i-upload lahat ng document. So, yung apat lang ang kailangan nyo i-upload dahil yung isang kong kaibigan, ayan, shoutout nga pala kay Dexter, dahil lahat ng nakita nyo dyan, pinag-upload niya, which is hindi talaga kailangan. All the documents must be less than 1 MB para po diretso upload siya and hindi kayo magka-problema sa pag-upload or pag-attach ng mga documents. One advice guys, hindi lahat ng phone is applicable sa pag-apply and paggawa ng appointment. Kasi gaya ko, na iPhone user ako, yes, nakapag-upload ako ng mga documents, pero hindi ako nakapag-set ng appointment. So, I think Android phone pwede siya, or sa mga PC or laptop nyo lang talaga. Once all your documents are complete and good to go, magte-text sa inyo si Marina na for online evaluation na siya gaya nito. Ayan. So, kung kailangan nyo mag-re-upload ng mga documents gaya nung sa akin dahil malabo, so magte-text din sila. So, lahat ng steps, don't worry dahil sasabihin naman ni Marina kung may mali kayo or kailangan kayong gawin bago ma-approve yung application nyo.
From there, kailangan nyo na mag-set ng appointment. So since sabi ko nga na iPhone user ako na hindi siya applicable, so nakiusap ulit ako sa kaibigan ko, ayan si Dexter. So siya yung mismong nag-appointment sa akin. So all you need to do is click yung slot locator and then magse-select lang kayo ng branch and yung transaction type, certificate lang, certification yung ilalagay nyo. Then ayan na yung makikita nyo sa screen. Once na makapili na kayo ng desired date and time of your appointment, next step is yung pagbabayad na ng appointment nyo. So nagkakahalaga siya ng 230 pesos. But since binayaran nga ito ng kaibigan ko sa 7-Eleven, so parang meron siyang service fee na 50 pesos, so total of 280 pesos. Saka before you proceed naman, makikita nyo doon yung mga options nyo kung saan kayo magbabayad. Hindi ko alam kung for example, gagamitin nyo yung debit or credit card nyo or sa bayad center kung may service fee. Pero ang bayad sa mismong pagkuha ng certificate is 230 pesos except yung service fee. And again, kapag successful ang payment nyo, magte-text uli si Marina sa inyo and ang magiging status ng application nyo is for final evaluation na. By this time guys, all you need to do is just to wait na mag-text uli sa inyo ang Marina. Ang iintayin yung text na nakalagay doon is for release or for printing yung mismong certificate nyo. Dahil based from my experience guys, lahat ng pumupunta doon na may appointment gaya ko is for release na lang or for printing ng certificate dahil wala na silang final evaluation na ginagawa doon. Kung naguguluhan kayo dahil ang dating process na pag-a-apply ng Siemens Book or ng COP, kapag final evaluation, pupunta ka pa mismo doon sa Marina para i-verify yung mga documents mo. But since new normal na nga ngayon, online na nila lahat ginagawa and all you need to do is just to wait for the text na for release ang mismong certificate mo sa kakapupunta. So all you need to remember kapag magsiset kayo ng appointment, make it more than 2 to 3 weeks or siguro gawin nyo ng 1 month para mas sigurado. Dahil limited nga or skeletal ang workforce ng mga government agencies dahil maraming nag-a-apply, so give them time para ma-further evaluate yung mismong application nyo and hindi masayang yung magiging or pagsiset nyo ng appointment. So after that application, I'll be sharing with you some of the pictures na nakuhanan ko or ma-share ko sa inyo nung kumuha ko ng COP ko last Friday. So, at ano nga ba mga i-expect nyo? Anong mga makikita nyo doon? Ano, gaano kahaba ang pila? At ano yung makikita nyo sa mismong loob ng mismong Marina? Me, ang appointment ko is 11 to 12. Dumating ako ng 11:20 a.m. doon. At nakapasok na ako sa mismong loob ng office nila, 1:20. So, ayan po i-expect nyong oras doon. So, kung ang appointment nyo is kagaya kong 11 at gusto nyo matapos ng maaga, siguro dumating na lang kayo doon ng 1 hour before or 2 hours before bago magbukas yung mall. At ang location niya nga pala is sa 5th floor ng SM Manila. 2,000 years later. The long wait is over after more than 2 hours na pag-iintay at pag-a-apply since July. Ayan na nga yung certificate ko, nakuha ko na. And isi-share ko sa inyo yung mga pagkakaiba and mga bago sa mismong certificate. Pansin nyo sa likod, ayan sa picture na yan, na dati dinidikit yung mismong parang stamp. Ngayon is tatak na lang. And sa bagong certificate ng COP is may barcode na. So makikita nyo na online yung mismong soft copy ng COP nyo. Before I end this video, ibibigay ko lang sa inyo yung mga dapat nyong tandaan or dapat nyong malaman bago kayo pumunta or mag-apply ng inyong COP. Number one, kailangan nyo tandaan is i-ready nyo lahat ng mga required documents kung bago pa lang kayo or kagaya sa akin magre-revalidate. Kailangan malinaw yung pagkakakuha nyo kung gamit lang ay cellphone. Second naman, kapag i-release na yung mismong certificate nyo, all you need to do is just to bring a valid government ID or yung mismong Siemens book dahil yun yung pinresent ko sa kanila. Hindi nyo na kailangan dalhin yung ibang mga certificate nyo dahil for printing lang naman yung gagawin doon.
And lastly, kapag natanggap nyo yung mismo certificate nyo doon, check all the details from the names and especially yung birthday nyo sa may ibaba. Yan, kagaya nito. I-check nyo yan and from the letters of your name dahil napaka-importante niyan. Dahil mahirap na nga ang transportation ngayon. So bago kayo umalis ng marina, make sure lahat ay tama. Also, don't forget to log yung name nyo doon na nakuha nyo or pumunta kayo mismo doon para kunin yung certificate nyo. That's it for this video, guys. Maraming salamat sa panonood at sana nakatulong uli ako sa inyo para doon sa mga soon kukuha or mag-a-apply ng kanilang COP. And of course, kung may questions kayo, comment down below dahil lahat yan as much as possible sasagutin ko and na-appreciate ko lalo na dun sa mga nagpa-private message sa Facebook ko para lang magtanong. Thank you for watching, guys, and sa mga bago sa channel ko, don't forget to subscribe and stick around for my upcoming videos.